Hi! Welcome sa Shortcut, ang inyong paboritong online companion for bite-sized catechesis. Nagbabalik tayo ngayon sa ating special series in honor of Our Lady of the Rosary, La Naval de Manila. Pinag-uusapan pa rin natin ang mga new invocations na itinalaga ni Pope Francis na mapabilang sa Litany of the Blessed Virgin Mary. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang Mary, Mother of Hope. Coming up! Hope is among the three theological virtues. Sabi ng Dominican theologian na si Father Fausto Gomez, although charity is the most perfect theological virtue and faith is the most fundamental, the virtue of hope is the most needed in our pilgrimage to heaven. Kung sa bagay, papaano tayo maglulook forward na makapiling ang Diyos kung ngayon pa lang parabagang wala na tayong pag-asa? In the same manner, papaano natin makakamit ang tulong ng Diyos kung tayo mismo ay hindi na umaasa sa Kanya? Ito rin ang sinabi ni St. Thomas Aquinas, sa tuwing umaasa tayo, nakatuon tayo sa mabuti na hindi pa man natin nakakamit ngayon, ngunit posible pa rin nating makamit sa hinaharap. Ngayong panahon ng pandemya, napaka-timely talaga ng mensahe na nakapaloob sa invocation na Mary, Mother of Hope. May mga bagay man tayong hindi nakakamit pa sa ngayon, pinaalalahanan tayong huwag mawalan ng pag-asa. Huwag tayong tumigil na umasa sa mabuting kaloob ng Diyos sa atin. Sa pagpapatuloy ng ating buhay ngayong panahon ng pandemya, lapit lang tayo sa anak ni Maria, ang Diyos na nagkatawang tao, si Jesus na siyang pag-asa natin para mapagtagumpayan natin ang hamon ng buhay sa lupa. Nang sa gayon, makapiling din natin ang Diyos sa langit. Maraming salamat sa pag-aaral kasama namin ngayong araw. Para masundan niyo pa ang iba pang mga catechetical at inspirational videos mula sa mga Dominican Brothers, mag-subscribe lang sa mga social media accounts na naka-flash sa screen. Muli, Fray Joner Paulo Enriquez, OP po, and this is Shortcut Special Edition. See you next episode.